Good morning mga kaibigan, mga ka-pool player. Welcome to Pool Masters Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin itong laban ni Efren Reyes versus dito kay Carl Boyes, no? Doong 2014 World 9 Ball Championship dyan sa Qatar. Ayan. So makita natin dito guys, nag-break dito si Carl pero na foul siya at ito ball in hand si Reyes. At itong ang laro na ito ay isa sa pinakamagandang laro ni Efren Reyes dahil nag heel to heel itong dalawang magkalaban na ito. At makikita din natin dito yung isang magic shot na nagte-trending dito sa YouTube, no, yung play kick safety shot ni Efren Reyes na siya lang ang nakagawa nun. So makikita natin dito, ito yung 9 ball championship dito sa Qatar at mayigit 100 pool player ang naglaban-laban dito. Ang mananalo dito ay makakakuha, no, makaka-receive ng $185,000. Yan po ang pwedeng mapanalunan dito sa laro na ito. Pwera pa yung ibibigay ng prinsipe, no, dito sa Qatar. So si Reyes ang nasa table. This is a race to 9 match, a 9 ball, alternate breaking system or breaking rules. At si Reyes po nandito ngayon tumitira. Last ball para sa rack number 1. Last 2 ball para sa rack number 1. Maganda pa rin ang pasok dito ni Efren Reyes at ito nga naka-position na yung 9 ball dito sa rack 1. Medyo steep yung position ng cue ball pero manageable ito ni Reyes. Pasok yung 9 at panalo si Reyes sa rack na yon. Si Reyes ang magbe-break na yon. At may pumasok dito sa corner pocket na bola. So si Reyes pa rin ang titira sa table. So makita natin dito yung ini-spot ni Reyes, no, itong 1 ball. Medyo nakaharang ng konti itong ball number 3. Kick shot ni Reyes at ito nga tumama sa 9 at may possible shot pa rin itong si Carl Boyes, no, or Boyes. So makita natin dito mukhang kukuha ng jump stick itong si Carl. Mahilig talaga sa jump itong mga bagong generation sa pool, no. At makita natin dito si Reyes ay hindi pamilyar dito sa mga jump shot na yan. Mas gusto niya yung mga kick shot dahil doon niya napapatunayan yung galing niya sa pag gamit ng geometry dito sa larong billiard. So jump cue ang ginamit nito ni Carl para dito sa ball number 1. So tingnan natin kung tatamaan ni Carl. Tinamaan niya at luckily sa kanya na itago pa rin dito sa likuran ng 3 ball itong 1 ball. So back to table si Reyes.
si Reyes pa rin ang nasa table at makita natin dito na naipasok niya yung sa kanyang object ball na yon. At dito siya sa rack sa ball number 2 sa corner pocket. Maganda pa rin ang ball positioning dito ni Reyes sa rack number 2 at last 4 ball dito si Reyes at maganda yung ball rotation niya. Nakakuha siya ng magandang ball positioning. Ito nga, dito na siya sa 7 ball at mukhang mahinang tira dito para sa 8 ball kaagad. Pinaikot pa ni Reyes talaga. Kakaiba talaga itong diskarte ni Reyes sa billiard at tutok na tutok, no? Ganun si Reyes dumiskarte. Tapos nagbigay siya dito ng backspin para ma-stop ball niya itong tira niya at makaposition ka agad dito sa 9. Pasukan 9 at panalo si Reyes doon sa rack na yun, 2-0. Si Carl Boyce naman ang titira dito sa break. At meron dalawang bola, no, na pumasok dito sa kanyang break. Si Carl Boyce ay pinanganak noong November 4, 1982. So nasa 40 years old na si Carl Boyce sa panahon na ito, no. Siya ay taga-England ang kanyang nationality. Ang mga napanalunan na ni Carl ay sa straight pool, 9 ball and 8 ball. At ang pinaka-best niya sa kanyang natapos sa kanyang career, ito nga semifinal noong 2013 WPA World 9 Ball Championship. Ayan. Sa mga tournament naman, nanalo siya sa World Champion 8 Ball noong 2010. So, ang ginawa dito ni Carl ay kumuha siya ng extension dahil mahirap yung position ni Carl dito sa cue ball at dahil nakaharang itong ball number 5. Tingnan natin kung kakayanin ito ni Carl. Eksakto pa siya dito sa kanyang tira. Pasok pa rin yung kanyang tira na yon at meron siyang possible shot pa at or humarang, no? Tama, humarang itong ball number 5 pero lilinisan muna ni referee itong cue ball para matanggal yung mga chalk doon sa cue ball. By the way, ang career achievement nitong si Carl Boyes noong 2005 sa Moscone Cup, panalo. 2014 sa World Cup of Pool, no? With the Darren Apleton, siya yung mga nakasama niya. 2014 din sa Moscone Cup, nakasali din siya dyan. 2013 para doon sa Southern Classic Bigfoot 10 Ball Challenge. So yan yung mga nasalihan nitong si Carl Boyes. Last 3 ball para dito sa rack number 3. Maganda ang pinapakitang ball positioning dito ni Carl at maganda yung rotation ng bola niya. Last 2 ball dito sa rack number 3.
nice draw shot na may konting backspin para tumutok dito sa ball number 9. Pasok ang 9 at 2-1 ang score natin. So si Efren Reyes naman ang mag-break sa rack number 4. May pumasok na bola at muntik pang may scratch doon si Reyes. May pumasok na isang bola doon sa corner pocket. Medyo may harang ng konti itong one ball dito sa ball number 5. Mukhang manageable naman at may window para maipasok ni Reyes itong ball number 1. Mas malipis ng konti pero ganun pa man naipasok pa rin ni Reyes, no? At nakakuha siya ng good position dito sa ball number 2. May scratch, na-scratch nga si Reyes doon sa tira na yon at na-foul. Ball in hand para dito kay Carl Boyes. Mukhang maganda rin yung kalat ng bola kaya pwedeng maka-run out dito si Carl, no? Ball in hand kay Carl aiming sa ball number 3. At maganda yung ball positioning niya dito sa rack number 4. So tingnan natin kung makarun out si Carl hanggang dito sa last ball. Si Carl ang nag-break at ang score natin ay all 2. Naka-run out siya doon sa rack number 4. Dito sa rack number 5, medyo inalat ng konti dito si Carl at dry break na na-foul pa siya. At tingnan natin kung makagawa ng paraan si Reyes dito at maka-score. May problema dito sa 2 and 8 dahil naka-cluster siya. At si Reyes ball in hand, pwede niya itong ma-break sa kanyang ball in hand shot dito sa rack number 5. Hindi tinamaan yung 8 na pasobra yung tira ni Reyes pero nakakuha pa rin siya ng magandang ball position. Mukhang eksakto pa rin yung ball number 2 doon sa corner pocket, no? At meron siyang maliit na window para pumasok dito sa corner pocket. So nasilip na ni Reyes ito. Tinry niyang i-break at malamang nakita niya ni Reyes ito sa pangalawang pagkakataon para magkaroon siya ng tira dito sa ball number 2. So nilakasan ng konti ni Reyes yung kanyang tira na yun para umangat siya dito at may pocket ni Reyes itong 3 ball sa side pocket. Nilakasan ni Reyes ngunit tumama dito sa 9 ball.
So nagkaroon siya ng very steep na ball positioning dito sa ball number 4. Mukhang long shot siya at mahirap. Play safe dito si Reyes at mukhang merong possible pocket or bank shot dito sa ball number 4. So very disappointed si Reyes doon sa position niya na yon dahil tumama doon sa ball number 9. Si Carl Boyens naman ang titira. Pwede niyang iside yan pero very difficult shot. Or pwede naman siyang mag bank shot sa corner pocket, pwede rin dito sa bank shot sa side pocket. So yan yung mga possible tira ni Carl Boyes. Tinry niyang papasukin sa side pero hindi niya inabot at intention niya rin makapag-play safe. So si back to table si Reyes na walang possible pocket at possible view doon sa ball number 4. So dito na guys, maipapakita ni Reyes no na play safe dito si Reyes. At ito yung pinakasikat na nagte-trending sa mga short video, yung magnificent safety shot ni Reyes dito, counter safety shot. Tingnan nyo guys kung paano nyo nagawa ng paraan ito at napaka-eksakto nung kanyang pagkakatira sa likuran ng 9 ball. Kaya ngiwi talaga no itong kalaban ni Efren Reyes, pero matalino din itong kalaban ni Efren Reyes. Tingnan ninyo yung intentional foul na ginawa dito ni Carl Boyes para magkaroon ng ball in hand si Reyes at wala siyang possible pocket no. So tingnan natin kung paano ginawaan ni Carl Boyes itong intentional foul para mawalan ng ball positioning sa ball number 5. Sinisipat ni Carl no yung possibility kung pwede niyang i-kick pero napakahirap, kaya ang ginawa niya nag-intentional foul dito si Carl at dinikit niya ng konti dito sa 5. So ang ginawa niya dito intentional, ball in hand kay Reyes pero walang opening. So titingnan natin dito kung ano yung ginawa ni Reyes. Nag-counter safety siya at meron ng isang foul dito si Carl Boyes. So tingnan natin, itatago ulit ni Reyes itong cue ball. Naitago ni Reyes sa likuran ng 8 ball. Ang lupit ng kanyang ball positioning sa kanyang play safe. Remember si Boyes ay meron na siyang isang foul. Tatlong foul lang dito pwedeng manalo na kaagad sa rack. Kick shot dito si Carl. Tingnan natin kung tatama. Mukhang hindi tumama yung tira doon ni Carl no? At ball in hand ulit si Reyes. Pangalawang ball in hand niya na ito. Kaya yan yung nakitang paraan ni Reyes doon no? Kung pwede pa niyang gawing tatlo yung pagkaka-foul dito. Pero tingnan natin, mukhang pinasok na ni Efren Reyes yung 4 ball at nakita niya yung possible na may run out niya itong rack kaysa doon sa pagbibigay niya ng tatlong foul dito kay Charles Boyet. So pinili pa rin ni Reyes itong professional way kung paano manalo dito sa rack. Ball number 5 sa corner pocket. Ang lupit ng kanyang ball control no, nakita nyo naman yung angle nitong bola at saka ganun ka sharp itong si Reyes sa mga
tinitira niya. Ball number 8. Pinaabante ni Reyes, no? Itong ball number 2, ang ganda ng pagkakakabit niya. Score natin dito, guys, all 2, no? Pero may chance na maka-ahead itong si Reyes sa shot na ito. Pasok ang 9 at panalo si Reyes doon. 3-2 ang score. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 6. May pumasok ulit doon sa corner pocket. At available yung 1 ball dito kay Reyes. So aiming si Reyes dito sa ball number 1 sa corner pocket. Sumablay si Reyes doon, no? At kumalog yung 1 doon sa corner pocket. Mukhang si Reyes ay nahihirapan na talaga sa kanyang right arm dahil hindi niya ito maitaas. Maganda yung pagka-cut doon ni Carlos Boyes, no, doon sa ball number 1 na yun. At meron siyang magandang ball position sa ball number 2. So mukhang lilinisan na naman ni referee itong cue ball dahil sa mga chok na dumadapo dito sa cue ball, no? Mukhang malagkit yung mga chok na ginagamit nila kaya tumatama, dumidikit dito sa cue ball. So aiming siya dito sa ball number 5. Ang score natin dito, guys, ay 3-2 in favor of Reyes. Si Carl Boyes ang nandito sa table ngayon at maganda yung kalat ng bola. 7 ball sa corner at nasa malapit na yung 8 ball doon sa corner pocket, opposite side. Ito ang pinaka maliing ginawa ni Carl Boyes dito at nagkamali siya sa pag-shoot ng 7 ball at na-open kay Reyes itong table na to. So tingnan natin kung ma-steal ni Reyes itong laro na ito kay Boyes at magagandi siya doon sa pagkaka-steal sa kanya. Mahusay yung pagkakatira na yun ni Reyes. Meron pa siyang backspin, no? At stop shot. Kitang-kita kaagad yung galing nitong si Reyes.
Pasok yung bola at 4-2 ang score natin. Si Carl Boyes ang magbe-break sa rack number 7. May pumasok na bola sa corner pocket at meron siyang possible shot din dito sa one ball. So best shot pa rin yan na ginawa ni Carl Boyes. Samantalang may isang bola na napumasok. Aiming si Carl dito sa ball number 1 pero hindi niya makita kung paano palusutin para makakuha ng second ball, second position niya. So aiming ngayon si Carl Boyes dito sa kanyang target ball, itong ball number 2. Pasok pa rin ang ball number 2. Mukhang aabante na sila dito sa ball number 4. Nasobrahan ng konti yung kanyang tira at makita natin dito sa ball positioning, no, at si Reyes ang titira, may possibility talaga na pumasok. Ball number 5, ball number 4 dito si Carl Boyes. Maganda yung pinakitang shoot doon ni Carl, no, at eto nga, maganda rin yung ball positioning niya dito sa ball number 6 sa side pocket. Last 3 ball dito si Carl at maganda ang ball position. Ang score natin ay 4-2. Reyes is leading this match at this is a 9 ball race to 9 match. So ball number 8, konting backspin lang ito at stop ball para sa positioning. So nag-break dyan si Reyes at makita ninyo may pumasok na isang bola. Available ang 1 para kay Reyes dito sa rack number 8. Ma
mahusay ang ball positioning dito sa ball number 2. Tingnan natin kung ma-pull out niya ito. Nice shot. At ball number 3, parang itinutok lang talaga. Oh. Maganda yung ball control dito ni Carl, no? At sumasang-ayon dito sa kanyang tira. Maganda ang ball position sa ball number 8 at konting tira lang ito para sa ball number 9. Ganun ga ginawa ni Reyes dito sa last ball. Ang score natin 4-3, Reyes leading the match. At naipasok pa rin ni Reyes, no? At si Carl Boyes naman, 5-3 ang score natin. Si Carl naman ang magbe-break sa rack number 9. So may pumasok na bola doon sa break ni Carl Boyes. So open table para kay Carl dito sa ball number 1 sa side pocket. Good shot para doon sa tin cut na yun, no? At pasok pa rin sa pinaka magagaling ito na tira. At mukhang papalinis na naman itong cue ball dahil sa alikabok ng tisa. Open pa rin ang table dito at may possible pocket sa ball number 2 itong si Carl Boyes. Good shot pa rin at available ang tira dito kay ball number 3. Mahusay pa rin yung tira niya doon at maganda yung pagkaka-ball positioning niya dito sa ball number 4 sa corner pocket. So last 4 ball dito kay Carl Boyes at pumasok yung ball number 6 at maganda ang tutok ng cue ball dito sa ball number 7. So mukhang makaka-run out dito sa rack na ito itong si Carl Boyes. Tingnan natin. Good shot pa rin at napakadanda nung ball position.
last ball para dito sa rack number 9 at ito nga ini-aim na ni Carl Boyes. Pumasok yung 9 at dagdag puntos dito. 5-4 si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 10. Ang score natin dito guys ay 5-4 raised to 9. Alternate breaking rules ito at may possible tira dito si Efren Reyes sa ball number 1, pwedeng ibang shot. Very nice packet doon sa bang shot na yun, no? Ang ganda pati yung ball positioning dito sa tira ni Efren Reyes. Maganda yung pasok ng ball number 3 at ito si Reyes, kinukuha niya ng maximum itong potential na makarun out siya dito sa rack na ito. At kitang-kita nyo naman siguro yung ball positioning dito ni Reyes, no, at ang mga bola dahil pasok na yung iba at saka kukunti lang ang 9 balls. Pasok sa side pocket yung tira pa rin si Reyes sa last 2 ball at ito na ipasok niya nga yung 8 ball. Aiming si Reyes dito sa last ball para sa rack number 10. Sumablay si Efren Reyes doon, no. So very disappointed si Reyes doon, sumablay sa pagpasok ng last ball sa tira na yon at ito na open na naman kay Carl Boyes. Mukhang maka tie break dito si Carl Boyes ng all 5. So si Carl ang magbe-break dito sa rack number 11. May pumasok na bola doon sa side pocket. So, ang score natin ngayon ay klarong-klaro, all 5 at lahat sila ay nakabilanggo. So, may possible shot siya dito sa ball number 1 at nandito lang sa bandang ibaba yung ball number 2. Mahusay yung kanyang pinakitang tira doon para makakuha siya ng angulo for ball number 3 preparation sa ibaba. So kumukuha ng angulo dito si Carl para maka-position siya sa ball number 3 at medyo naka-cluster dito sa ball number 5 kaya hindi niya alam kung paano ito solusyonan.
kung si Reyes ito ay may control na ito sa bola para umikot papuntang tres. Sumakto pa rin doon sa ball positioning niya at tingnan natin kung mauunang tatama yung tres. So medyo alanganin yung tira dito ni Carl sa ball number 3, kaya pinipilit niyang sipatin na mabuti para hindi siya ma-foul. Good shot yung tira na yon ni Carl, no, at naunang tinamaan yung ball number 3. Ngunit humarang naman itong ball number 6 para dito sa next object ball sa ball number 5. So, na-play safe at humarang itong 6 ball. So napiling mag-jump shot dito ni Carl Boyes. Tingnan natin kung magagawa niya ng paraan itong jump shot na ito para dito sa ball number 4 sa corner pocket. Ang husay talaga nitong si Carl, no, sa pag jump shot, pero nag-cluster na naman dito sa ball number 6. So hindi siya nilulubayan talaga ng kamalasan sa ball positioning. Last 3 ball para dito kay Carl Boyes, no? Ang ganda ng mga preparation na binibigay niya dito, at ito last 2 ball. Mukhang makakaabante ng isang puntos dito si Carl. So score natin dito guys, no, nag 6-5 at umabante na talaga dito si Carl Boyes. Race to 9 lang ito at 6-5 ang score natin. So medyo inalat doon si Reyes at tingnan natin sa mga next round kung makabawi siya.
So sinisipat dito ni Carl Boyes itong shot niya sa ball number 3. Nagawan pa rin paraan niya na ipasok at pumosisyon dito sa ball number 4. Very rigid siya pero manageable na rin yan at ang kayang-kaya ng pasunurin dito sa tira ni Carl Boyes, no? So aiming sa 5 ball itong si Carl Boyes at na pasok niya yung ball number 5. Last 3 balls siya dito. 6 and 7-9 ang mga natitirang bola. At pinabalik pa nitong si Carl Boyes yung kanyang tira lalong gumanda dito sa ball positioning na ito. Seven-five ang score natin dito at si Carl Boyes pa rin ang nag-break dito sa rack number 13. At may pumasok doon sa corner pocket. Object ball is one ball. Ayun, at mukhang sumablay doon si Carl Boyes, no? Hindi pumasok, makapal yung tira doon. Na undercut ni Carl yung tira at balik sa table si Reyes with the open arms. Very disappointed doon si Carl at na-undercut niya yung one ball. Chance ni Reyes para makabawi siya dito sa rack number 13. Mahina yung tira doon ni Reyes, no? Medyo pangit ang mga ball positioning dito ni Reyes pero kahit ganun pa man nakakapagpa bang shot pa siya, no, sa mga bola at magandang kick shot and safety shots. So si Reyes dito sa ball number 2 mukhang i-bang shot. Sumobra yung bang shot niya at mukhang na-open itong ball number 2. So ang ganda nung ginagamit na pang ball positioning nitong referee at eksaktong-eksakto pa rin yung pagkakalagay ng bola. So itong ball number 2 may opening shot.
Pero tingnan natin kung maipasok niya ito dito sa corner pocket. Si Carl Boyes ay meron ng 7 points at si Reyes naman ay meron ng 5 points. This is a race to 9 alternate breaking rules. So, long shot para dito sa ball number 2. So, back to table itong si Reyes at napaka-rigid nitong ball number 2. Pinakarga ni Reyes yun, nag-bank shot at hindi pumasok. Ganun pa man, na-play safe pa rin ni Reyes, no? Itong ball number 2. So, tingnan natin kung merong window para tamaan yung ball number 2. So makita natin dito yung tira ng nitong si Carl Boyes, no? At medyo mahirap talaga kapag nag-play safe itong si Reyes. Mag-iisip ka talaga kung anong gagawin mo dito. Si Carlos pa rin ang si Carl ang titira. Tingnan natin yung kick shot ni Carl kung tatama sa ball number 2. Nice kick shot, no? 3 rail shot yung ginawa na yun na kick shot, no? At naitago pa rin itong bola. So aiming si Reyes dito sa ball number 2. At ito nga, back to table itong si Carl Boyes. At may possible pocket siya doon at naipasok niya nga yung ball number 4 na yon. May opening siya dito sa ball number 5. Ball number 6. Pasok yung ball number 6 at maganda yung ball position niya dito. Ang naging score natin dyan guys ay 7-5 in favor of Carl Boyes dahil doon sa mga na-steal niyang panalo ni Reyes, no? At
nagte-take advantage siya doon sa mga mistake ni Reyes. At ito nga, Black Parrot, at magbababay tayo sa kanyang tira dito. Tinanggal na naman yung cue ball para malinisan dahil something wrong doon sa cue ball. So good shot yun, at last ball ni Carl Boyes dito sa rack number 13, mukhang mapupunta pa sa kanya itong score na ito. Pumasok yung 9 at umiscore ulit siya ng isa, 8-5 in favor of Carl's, at nauna siya dito sa last rack. Si Reyes naman ay nag-break dito sa rack number 14. At ito nga, may possible shot dito. So makita natin dito, back to table si Reyes, at sinisipat niya kung ano yung mga position dito sa bola dahil nagka-cluster, no? May dalawang cluster dito sa bandang gitna. At napakagaling ng pagpasok doon ni Reyes, no? At nakakuha siya ng konting momentum dito sa tira niya. Eksaktong-eksakto din sa ball preparation dito sa ball number 6. So si Reyes aiming dito sa 7 ball sa side pocket, at ang ganda ng pagkakatira niya doon. Last 2 ball para dito sa rack number 13. Rack number 14. So pwedeng-pwede nang ibigay kay Reyes itong score na ito. Back to table dito si Carl Boyes, at nakaharang itong 8 ball sa likuran, no? Kaya kailangan niyang mag-kick shot dito sa ball number 2 na ito. Last rack ito ni Carl Boyes, ang score niya ay 8, si Reyes naman ay 6. This is a race to 9 ball championship. So nag-push na lang dito si Carl Boyes, at tingnan natin kung kakagatin ito ni Reyes.
So binalik ni Reyes yung push dito ni Boyes. Si Carl ang titira ulit dahil binalik ni Reyes, no? At mukhang papalinis na naman ni Carl Boyes itong cue ball dahil meron siyang dumi. Medyo maselan itong si Carl Boyes, no, sa kanyang cue ball. At tingnan natin kung kakayanin niyang papasukin sa side pocket itong ball number 2. So may possible shot dito si Carl Boyes sa ball number 2. Nagplay safe dito si Carl at mayroong possible shot sa pagitan ng cluster ball na yan. Tingnan natin kung matamaan niya ni Reyes. So back to table dito si Carl Boyes at maganda ang position ng bola sa kanyang favor. At nakita natin dito dumikit yung cue ball dito sa 8 ball at nahirapan yung ball positioning dito ni Carl Boyes, no? At tingnan natin kung magagawa niya ng paraan itong ball number 6 na to tamaan. At nagawa ng paraan ito ni Boyes.
back to table itong si Reyes at aiming pa rin siya dito sa ball number 6. So sinipat ni Reyes itong ball number 6 kung may possible pocket siya dito sa side pocket or sa corner pocket. So tinry ni Reyes sa side at pinaka kalkulan niya kung hindi pumasok makakapag play safe din siya. So eksaktong eksakto doon sa prediction niya na hindi pumasok at makakapag play safe. Kaya sa side pocket niya pinasok yung cue. At ito sinisipat ng mabuti ni Carl Boyes yung kanyang last rock para sa championship match dito sa 2014 World 9 Ball Championship sa Qatar. So binalikan ito ni Carl Boyes para check upin kung possible na makapag bang shot siya dito. So nakapagpa-play safe pa dito ngunit na-open kay Reyes itong rack number 15 at ito last 2 ball kay Reyes, no? So nadaig talaga doon si Carl sa pagpa-play safe nitong si Reyes at 2 ball at ang ganda ng pagkakabang tira ni Reyes dito sa ball number 9 para sa score niya 7-8 in favor of Carl Boyes. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 16. May pumasok na 5 doon sa side pocket. At mukhang walang tira dito si Reyes, no? Humarang itong 6 ball sa likuran ng 1 ball kaya walang tira na maganda dito si Reyes. Ganun pa man, ipasok ni Reyes yung uno sa corner pocket, no, sa pinakamaliit na window na yon. At ito nga, aiming siya dito sa ball number 2. So maganda pa rin yung kalat ng bola dito at may possible pocket shot si Reyes sa ball number 3. Nice cut kay Reyes na yun at nakakuha siya ng magandang position this time. Maganda yung pagkaka-pocket doon ni Reyes at ito medyo nakaharang ng konti ang 7 pero may window para pumasok itong ball number 6.
nag-draw shot dito si Reyes para sa position niya sa ball number 7. Last two ball na ni Reyes dito sa rack number 16, mukhang nakakabawi dito si Reyes, no? Ang score natin ay 8-7 in favor of Card. Mukhang makaka-run out dito si Reyes at makaka-tabla sa score. Maganda yung sukat ni Reyes doon. Pasok ang 9 ball. So all 8, no, tied up, hill to hill ang laban nito. Si Carl Boyes ang magbe-break sa last rack. Yun lang, walang possible packet yung 1 ball dahil nakaharang itong 7 ball dito sa cue ball at nagkaroon ng bad positioning ang cue ball dito sa last rack. Medyo alanganin sila dito dahil ito yung last rack at pwedeng manalo kahit sino sa dalawa. Maraming pagkakamali si Reyes sa mga shots niya dito sa match na ito. Ganon din itong si Carl Boyes, no? At mukhang match na match talaga sila sa... So ito, nag play safe si Carl, nag-post pero na-open yata itong ball number 1. Ngunit may problema siya doon sa ball number 2 dahil naka-cluster itong ball number 2. So naipasok ni Reyes at hindi niya na break itong ball number 2, so walang possible shot para maipakit itong ball number 2. Tingnan natin ang diskarte dito ni Reyes. Ang score natin na ay tabla, all 8. So si Reyes ang nasa table. Pero walang possible packet dito sa kanyang object ball. Itong ball number 2. Naka-cluster siya, nakadikit ang 6 ball dito sa ball number 2. Kaya hindi maipasok ni Reyes itong tira na to. So ang pwedeng gawin dito ni Reyes, pwede niyang ibang shot sa opposite corner packet. Or pwede siyang mag-play safe dito. Ano ang diskarte ng ating The Magician? Nag-play safe, nag-bank shot. Naitago ba? Okay, nasa play safe pa rin dito si Reyes dahil nakadikit. Halos nakadikit doon sa cushion rail at itong cue ball nasa long range siya. So maganda pa rin yung play safe dito ni Reyes. Tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Carl Boyes, no? So play safe pero lumabas, nagkaroon ng opening dito sa ball number 2. Mukhang pipinahin ito ni Reyes para makatry siyang may run out itong rack na ito. So ano ba ang diskarte ni Reyes dito? Sablay, no? Medyo makapal yung tira ni Reyes doon at ito, nagkaroon ng chance dito si Boyes para makapag-run out dito sa last rack. So swerte dito ni Carl kung mararun out niya ito dahil lang doon sa maling tira
ni Efren Bata Reyes. So, hindi makapaniwala doon si Reyes. Ang score natin ay parehong 8. Tied up ang score natin dito. A hill-to-hill match. Maganda. Nagkamali si Reyes at hindi na ipasok itong ball number 2. Tingnan natin si Carl kung mapapasok niya at makakuha ng better ball position. Eksaktong-eksakto na pina, no, ni Carl Voyes itong dos at may combination siya dito sa 5-7 sa side pocket, 4-7. At ito nga, gumanda na itong ball positioning ni Carl dahil doon sa kanyang pagkakapina sa dos. So, masaya na dito si Carl dahil nagkaroon siya ng chance para talunin si Efren Reyes dito sa World 9 Ball Championship, no, ginawa pa naman yan sa Qatar. So may chance na dito si Carl para makapag run out. Tingnan natin kung kakayanin niyang maubos ito. So medyo mahina ng konti yung kanyang rotation sa bola at mukhang ninanamnam na ni Reyes yung kanyang pagkakamali dito, guys, no. At ito nga, ball number 5 pumasok at maganda yung ball positioning nitong last 3 ball ni Carl Boyes. So tingnan natin kung magagawa ng paraan nito ni Carl na matapos itong rack na ito. Do or die itong match na ito dahil last rock. At mukhang gustong palinis ulit ni Carl Boyes itong cue ball dahil marumi na naman. At binalik ulit ni referee kung saan kinuha yung cue ball. So ito, press ko na naman sa paningin ni Carl Boyes itong cue ball at aiming sa ball number 6. Last 2 ball para kay Carl at ito na yung last 2 shots niya kung matatalo o manalo dito sa laban nila kay naaban niya kay Efren Reyes. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, haven't changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. At mukhang nanalo dito si Carl Boyes. Congratulations.